Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Suportahan niyo po ang ating programa sa pamamagitan ng pag-click doon sa follow, like at saka share. Ganon din po sa aking YouTube channel. Suportahan niyo ako. Mag-subscribe kayo sa aking page, sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click niyo yung subscribe pati yung bell of notification para mapagbigay alam kayo na meron akong bagong video. Ako po si Ma'am Rose sa inyong lingkod. Hindi po ako medical doctor. Ako po ay isang health educator. Nagbibigay kaalaman pangkalusugan para lumalim ang ating pagkaunawa sa ating katawan. Bilang isang health educator, pinapaalalahanan ko po kayo, sa bawat sakit ng tao ay may lunas. Kailangan magpa-check up ka lang sa doktor para malaman mo kung ano ang sakit mo. Kasi pag na-misdiagnose ka, ay makakasama ito. Iwasan mo rin yung self-medication. Dapat alamin mo kung ano talaga ang sakit mo para mabigyan ko kayo ng payo ng nararapat. Katulad po nito, si Lole Tedesma, ato po ang kanyang tanong, ano po ba pwede kong inumin para makatulog ako ng maayos? Yan, ano daw? Kaya ikaw, Lole, para malaman mo, ano ba ang sanhi ng hindi ka makatulog? Ito po ay galing sa stress? Ito ba ay galing sa acid reflux? Ito ba ay meron kang pagkabalisa or anxiety? Kaya kailangan alamin mo muna kung anong root cause, bakit hindi ka makatulog. Ngayon magpapayo lang ako sa inyo ng ilang mga, ibigay ko ng tips, simpleng mga tips makatulong sa iyong problema. Kasi ang tanong mo, ano po bang pwede kong gawin para makatulog ako ng maayos? Itong payo ko, gawin mong regular ang oras ng pagtulog mo. Oras ng paghiga, oras ng pagbangon. Pag matulog ka ng parehong oras sa bawat gabi at gumising ka ng parehong oras sa umaga. Matulog ka ng parehong oras gabi't araw. Humiga ka sa kama na may takdang oras tulad ng alas 9 ng gabi. Dapat mong malaman ang iyong katawan ay mayroong tinatawag na circadian rhythm. Ito yung natural na tendency na ang katawan mo ay manatiling nakahanay ito sa ikot ng araw at gabi. Ang pagkakaroon ay sa regular na oras na pagtulog ay may kaugnayang kakayang matulog ka ng tuloy-tuloy. Pag sinanay mo yon, di siyempre na-practice mo na yon. Yung circadian rhythm na tinatawag. Pag sinanay mo yung katawan mo na humiga ka ng 9 at magising ka ng 5, sanayin mo yung katawan mo doon. Yung tuloy-tuloy na ganun ang gagawin mo, yung regular na tulog, regular na higa, regular na paggising, may kaugnayan ito sa makatulog ka ng tuloy-tuloy. Yan, ano? Paalala mo na po sa vitamin C. Ito yung supplement nagpapalakas ng ating immunity. Ang vitamin C, ito yung nag-encourage ng production ng white blood cells na tinatawag nating lymphocytes at phagocytes, tinatawag nating sundalo ng katawan na lumalaban sa sakit at infection. Pang-iwas sa sipon, lagnat at trangkaso, nariridus ang panganib sa cancer, at protection sa sakit sa mata tulad ng glaucoma at katarata. Ang vitamin C ito ay powerful antioxidant, nakakapagpalakas ng ating natural defense, kaya nakaka-reduce din ito ng uric acid at nakaka-prevent ang gouty attack, naiwasan ang iron deficiency dahil kailangan nyo sa paggawa ng red blood cells para mag-transport ng oxygen sa buong katawan mo. Mabibili mo to sa atin sa Lagman Building, kanto ng Blumentritt at Rizal Avenue, na sa ibaba ng Blumentritt LRT Station, may 7-Eleven sa ibaba ng building. Bumili po kay Kemos, yung security guard natin. Duty po siya doon mula 8 o'clock hanggang 4 o'clock po ng hapon. Kung malayo sa inyo yung Lagman Building, pwede kayong magpa-deliver. Ipadi-deliver natin sa LBC. Basta mag-chat lang kayo sa akin sa Facebook page ko. Sabihin nyo yung pangalan, address, at cellphone number at kung ano yung items na i-deliver sa inyo. Tandaan nyo po, merong shipping fee na babayaran natin ng LBC pag dineliver yung items na gusto ninyo. Pangalawa, anong gagawin mo para maayos ang pagtulog mo? Lumayo ka sa mga gadget. Buong araw kang nakahawak sa phone, ang oras ng pagtulog ay dapat sa pahinga lang. Dapat bitawan mo na yung phone mo, tablet o anumang mga gadget para hindi makaabala sa iyong pagtulog. Ito'y proven sa science, dapat hindi mo titignan ang orasan
kapag ka ikaw ay hindi nakakatulog, na ito po daw po ay pag nakikita mo yung oras, lalo kang na-stress. Kaya tago mo yung phone mo kasi sa phone mo nandun yung orasan, ilayo mo sa kwarto mo yung orasan. Hiyaan mo lang, na kahit hindi ka natutulog, ipikit mo lang yung mata mo, i-relax mo yung katawan mo. Hinga ka ng malalim. Alam mo yung paghinga ng malalim, inhale, exhale, tapos ini-stretch mo yung muscle mo, pinatitigas mo yung muscle mo, tapos pinare-relax mo, pinatitigas mo yung muscle mo, para kang Incredible Hulk, pinatitigas mo yung muscle mo, tapos hinga ka ng malalim, tapos i-relax mo yan. Kasi kaya hindi ka nakakatulog, walang oxygen yung brain mo, hindi relax yung muscle mo. So pagka nag-exercise ka na, para mong pinatitigas yung muscle mo, hinohold mo yung breath mo, tapos may hinga ka ng malalim, nagpapampa ng oxygen sa mga muscle na hindi nadadaluyan ng dugo. At saka pag hinga ka ng malalim, nagkakaroon ka ng oxygen sa brain, pampatulog yon. Gawin mo yan, ha. Di mo napapansin pag ikaw ay natutulog sa ilalim ng puno, pagkatapos mahangin, di ba nakakatulog ka? Kasi yung hangin na yon, pag nakakatanggap ng oxygen yung brain natin, nakakatulog ka doon. Pero pag wala kang enough oxygen sa brain mo, hindi ka nakakatulog. Para magkaroon ka ng oxygen, ipump mo yung oxygen, pasok ang hangin sa ilong, ilabas mo sa bibig. Ang gawin mo lang, ano ba, parang nanggigigil ka, tapos i-hold mo yung breath mo, tapos hinga ka ng malalim. Ganon din, patigasin mo yung mga binti mo sa yung muscle mo sa binti, mga muscle mo sa hita, muscle mo sa tiyan, patigasin mo siya, i-hold mo yung breath mo, tapos hinga ka ng malalim. Pampatulog yon, ha? Gawin mo yan, no? Iwasan mo yung sobrang liwanag mula sa screen ng gadget. Mari mong yung liwanag nagmumula sa screen, ibaba mo, pati sa cellphone mo, ibang mga gadget. O kaya yung mga ilaw sa kwarto mo, ilaw sa labas. Kasi nga po, yung sobrang liwanag, nakakapigil ng sarap ng tulog mo. Mamaya, bakit? At sasagutin natin yan. Paalala mo na po sa Sanchera Oil, ito'y pinagsama-samang katas ng halamang gamot, tulad ng Acapulco, Pancit Pasitan, Luya, Luyan Dilaw, Bayabas, Oregano, Malunggay, Guatajola, Mabisayan sa sakit ng ulo, sipon, lagnat at trangkaso, sa sinusitis, baradong ilong, ubo, masakit na lalamunan, meron kang pamamala, tonsillitis, ipahid mo lang yung ating Sanchera Oil. Kung may stiff neck ka, ipahid mo lang yan. Kung may kabag ka, ipahid mo sa puson mo, sa sikmura mo, ipahid mo yan sa dibdib mo. Nakakaginhawa yan ng paghinga. Maganda yan sa mga pinupulikat, maganda yan sa nirarayuma, at sa mga arthritis, yung mga varicose vein. Aplas mo lang yan. Kung anumang parte na sa katawan mo masakit, i-massage mo yung Sanchera Oil. Maganda yan sa mga patay na kuko para mabuhay, hindi ka kakagatin ng lamok pag pinahid mo yan sa mga binti mo, sa anong naka-expose na balat mo. At saka ito po ay pampatay ng kuto at lisa, i-massage mo sa anit mo, no? Available po yan sa atin sa Lagman Building. Iwasan mo nang matulog sa hapon. Kahit na inaantok ka sa tuwing hapon, pigilan mo matulog. Eh kasi baka yung matulog ka, hindi ka na makatulog sa gabi. Tsaka iwasan mo yung kape. Yung caffeine, no? Ito'y nagpapagising ang kape. Kaya pag uminom ka ng kape, kung malapit ka ng matulog, ay nako, hindi ka makatulog. Magigising ang diwa mo, no? Pag uminom ka ng kape, lalo na sa gabi, magigising ka sa kaligatnaan ng tulog mo. Kaya huwag kang magkakape. Siguraduhin mo, tahimik ang paligid, no? Kapag matutulog ka, siguradong walang maingay. Kasi pagka kasi masyadong maingay, hindi ka ma-relax. Bawa yung mga kapitbahay mo, nagpapatutog ng malakas na tugtugin, o minsan mayroong nagbibidyoke, may nagiinuman, naririnig mo sila, talagang hindi ka talaga makatulog. Kaya yan ay pinagbabawal po sa atin. May mga kailan daw po ang last G's after 10 o'clock, bawal na yung maingay. Kasi minsan din meron mga kapitbahay na ano eh. Napakakapal, no? Ayaw, hindi nila inuunawa yung kanila. Iniisip lang nila yung sarili nila, no? Paalala mo na po sa atin yung activated charcoal. Ito effective remedy as a home treatment sa digestive problem. Sa mga food poisoning, sa diarrhea, sa kabag, sinisikmura, dinidighay, maasim na sikmura, bad breath.
iwas tetano din ito sa infection sa sugat. Kung nakagat ka man ng aso o pusa, iwas rabies, hugasan mo mabuti ng tubig at sabon. Pagkatapos patuyuin mo, no? Tapos buhusan mo ng agwaksinada at saka ng betadine. Pagkatapos mo lagyan mo ng charcoal powder. Kaya ang Tibetan charcoal, ito ay potent natural treatment, safe and effective treatment sa poisoning, drug overdose, sa mga pang-prevent ng hangover, at pang-iwas ito sa pagkalasing. Available po ito sa atin sa Lagman Building. Tulad naman sabi ko, wasa mo yung kape, tsaa. Ang mang inumin na may caffeine, gaya ng Cobra, Lipobitan, kapag hapon o gabi. Iwasan din mag-yosi bago matulog. Hindi rin magandang uminom ng alak bago matulog. Bagamat akala ng marami, ito'y makakatulog ka, eh, alam mo, lalo kang hindi makatulog. Matutulog ka sandali lang, pag nawala ng epekto ng alak, yun na ang problema mo, hirap ka ng matulog. Huwag kang matulog ng gutom. Huwag ka ding matulog na busog na busog. Tama lang. Iwasan kasi po ang dahilan kasi pag natulog ka ng nagutom, gigisingin ka ng gutom mo. Pag busog na busog ka naman, magbobloated ang tiyan mo, kakabagan ka. Pag hindi ka umutot, hindi ka dumigay, hindi ka patutulugin. No? Kaya yan po ang paalala. Ayon sa pag-aaral, nasabi ko kanina, balikan ko yung kape. Pag nagkape ka bago matulog, apektadong katawan mo hanggang 12 hours. 12 hours ang epekto ng caffeine. Kaya iba, nagko-coffee lang sa umaga para pag nagtrabaho sila, energetic sila sa whole day. Kaya after 12 hours, diba, uminom ka ng 6, hanggang 6 o'clock ng hapon ang epekto nun. Kaya pagdating ng 8 or 9, patutulugin ka na. Kaya po yung mga inumin may caffeine, pag kung gusto yung makatulog agad, iwasan yon. Kahit na yung coffee sa hapon, iwasan mo yan. Yung mga iced tea, may caffeine yan. Yung ito yung pampagising yan. Ito po, iniinom ng mga nagtatrabaho sa gabi, tulad ng mga security guard, mga nag-duty sa gabi, ng mga doctors, mga nurses, at saka yung mga nagtatrabaho po sa call center. Kaya ang epekto naman ito, pag matagalan na ito yung practice mo, baka pag hindi ka na nagko-call center, yung body clock mo, ganun na palagi, no? Ano pong paraan para makatulog ka? Think happy thoughts. Mag-isip ka ng magaganda, mga positive, no? Bago matulog, huwag kang mag-isip ng mga bagay na nakakabalisa, yung nakakainis, yung nakakagalit. Gawin mo, magbasa ka ng Bible, magbasa ka ng mga libro na nakaka-relax. Kaya ito yung nakakawala ng mga bagay na mabigat sa isip mo. Basahin mo yung mga Bible verses, ang promises of God, mga Bible story, ito yung ulit-ulitin mo, no? At saka isa pa, magpatingin ka sa doktor. Kung hindi normal ang sleeping pattern mo, magpatingin ka sa doktor para malamang ano ba yung seryoso. Ano ba bakit hindi ka nakakatulog? Malalaman po yon sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga doktor sa'yo. May mga gamot po kasi minsan nire-reseta sa may insomnia na hindi nakakatulog. Ito pagkakailangan po, huwag kayong iinom ng gamot na lalo na yung prescription, yung mga chemical. Meron po talagang special na reseta na binibigyan ng doktor. Maaring itong mga prescribed na medicine, maaring may side effect. Kaya kailangan magpatingin ka sa doktor para ma-examine nila kung ano nararapat na gamot para sa'yo. Merong mga over-the-counter drugs, hindi nangangailangan ng reseta sa doktor, nakakantok. Ngundi hindi ito pinapayo. Hindi ito iniinom ng pangmatagalan, no? Isang guni lang sa doktor kung ano ang dapat para sa'yo. Yan po ang aking payo sa inyo. Merong mga vitamins sa supplement na pwede nyo subukan tulad ng Super B Complex. I-try nyo po yon. Nakakatulong ito para masarap ang tulog mo. Ang Super B Complex kasi, ito ay combination ng 8 essential vitamins, thiamine, riboflavin, niacin, B6. Ito po kasing Super B Complex, ito po bang family ng B vitamins na to, ito yung nagpo-provide sa katawan mo ng energy at saka para ma-improve ang immune function mo, para iwasan ng anemia. Itong Super B Complex na to, nag-i-improve ng function ng nervous system mo. Kaya yung mga hindi nakakatulog, may problem sa nervous system mo.
nakakatulong ang Super B Complex. Napiprevent din ito ng headache, seizure, Parkinson disease, and other nervous disorder. At nagpapasigla ng yung energy level, nagpapanormal ng blood sugar mo, at saka nakakaiwas ka sa chronic fatigue. Available po ito sa atin sa Lagman Building. Tulad na sabi ko po, kailangan matulog ka sa madilim na kwarto. Pero mayroong konting liwanag, hindi naman yung madilim na madilim na madilim. Yung tama lang, yung sobrang liwanag, iwasan mo. Kasi mayroong melatonin na pinuproduce yung ating brain. Ito yung natural hormone na pinuproduce ng brain. Ito yung nakakatulong ito para maayos yung routine ng pagtulog mo at pagising mo. Kapag kasing umaga, panahon para magising ka. Pagka dumilim na, panahon para matulog ka. So yung melatonin ang lalabas sa iyo, sa utak mo, na pag lumabas na yon sa dilim, patutulugin ka. Pero pagka masyadong maliwanag, nakakapigil sa paglabas ng melatonin. Pag lumabas na yung araw, alas 6, may araw na, ang lalabas yung serotonin. Ito na po yung happy hormone. Ito na po yung energy hormone na magpapakilos sa iyo sa maghapon. Kaya serotonin sa umaga, sa daytime, melatonin sa gabi. Kaya nga sabi ko, meron kang routine, no? May oras kang paghiga, oras ng pagising. Yung circadian rhythm na to, pag na-maintain mo, yung melatonin at serotonin, ito yung na-maintain mo, maging maayos ang pagtulog mo. Siguraduhin na maaliwalas ang kwarto mo bago matulog. Patayin ang ilaw, iwasan magkaroon ng maliwanag na ilaw sa bintana. Siguraduhin mo rin walang masyadong maingay na naririnig, no? Kaya patayin mo yung ilaw, ipang mga bagay na pinagmumulan ng liwanag, yung sobra, yung tama lang. Ang liwanag ay siyang kumokontrol sa circadian rhythm ng katawan dahil ito, merong hormone na melatonin na kumokontrol sa katawan sa pamamagitan po ng pagkalantad sa liwanag. Napapababa yung melatonin. Ito kayong yung kasing sikreto para matulog ka, aakyat yung level ng melatonin. Pero pag nakalantad ka sa liwanag, ang bababa yung melatonin mo, ang heart rate mo at blood pressure mo ay tataas, hindi ka marirelax. Ang dilim, ang melatonin ay malayong dumadaloy sa katawan mo. Kaya pag ikaw ay nasa liwanag, no, hihinto ang paglabas ng melatonin, kaya hindi ka makatulog. Kaya pinapayo po, huwag kayong gumagamit ng mga laptop, cellphone, tablet sa tabi mo dahil yung liwanag nun nakakapigil sa pagtulog mo. Yung binubunga po kasi ng electronics, nagpapalito sa ating katawan. Dahil yun ang dahilan, bakaya hindi ka makatulog ng tamang oras. Din yung napapansin sa probinsya, alas 7, alas 8, tulog na lahat ng tao. Kasi pinakikiramdaman nila yung kalikasan, yung wala ng araw sa gabi, dahil wala ng araw sa gabi, tataas, dadaloy na sa katawan natin yung melatonin. Eh dahil wala silang laptop, wala silang kuryente, automatic, pagka dahil walang ilaw, automatic, natutulog sila ng maganda. Kasi nga po, kaya nga iwasan mo yung mga palabas sa hating gabi. Kasi pag ito, hindi po kasi makakatulog kayo kasi ang pag-iipon ng melatonin, ito yung kailangan, tuloy-tuloy yung relax ka, walang ingay, walang dapat madilim ang paligid. Pero pag binuksan mo yung television, binuksan mo yung laptop mo, yung liwanag na yan, yung daloy ng melatonin, bababa at hindi ka marirelax. Mas maganda po, magpatugtog ka na lang ng mga soft music. Kasi po yung indayog ng music, nakaka-relax na tugtugin, nare-relax po yung heart rate nyo, nare-relax yung muscle nyo. Yan po ang maganda at tuloy-tuloy ang dali ng melatonin sa katawan pag nakakarinig po kayo ng music na nakaka-relax, no? At saka isa pa na inulit ko po, mag-take kayo ng calcium, magnesium. Ang calcium magnesium, ito'y mineral, nakakapagpalakas ng ating buto, nakakapag-relax ng ating muscle para po ma-regulate ang muscle function, maiwasan ang muscle cramps. Ang calcium magnesium, yan ang nagagawa. Isang remedy din ito pang iwas sa vertigo at osteoporosis. Ito din pong calcium magnesium na to, nakakapag-release ng melatonin.
na kinakailangan ito para masarap ang tulog mo. Pag kulang na kulang ka sa calcium, ang katawan mo hindi makapag-release ng melatonin. Kaya restless ka sa gabi. Kaya nga po, ang ating pagka meron kayong enough na calcium magnesium, makakaproduce ka ng melatonin. I-try nyo po ito para sumarap ang tulog mo. Ang calcium magnesium din po, ito'y treatment sa acid reflux, pang-control ng GERD, at saka yung antacid din po itong calcium magnesium. Mabibili ito sa atin sa Lagman Building, o kaya kung gusto nyo pong ipa-deliver natin sa LBC, mag-chat lang kayo sa aking Facebook page. No, sabi niyo yung pangalan, address, at cellphone number, at saka kung anong items na padi-deliver nyo. Meron pong shipping fee ito, babayaran natin ng LBC sa pag-transport ng mga items sa tahanan po ninyo, no? Kaya ngayon, mag-exercise ka sa umaga para makatulog ka. Ang regular na exercise sa umaga ay madali kang matulog sa gabi. Maiwasan mo ang insomnia. Kaya nga po yung 30 minutes na paglakad-lakad na mabilis, jogging, ito po ay sabi, kailangan mo ito, sabi ito, gawin mong paulit-ulit tuwing umaga, very effective ito para maging maayos ang pagtulog mo sa gabi. Kaya yung mag-exercise ka, ito po, mga 30 minutes every morning, mapapagod ang katawan mo, madali kang makatulog sa gabi. Tsaka huwag mong isipin at alalahanin ang hindi mo pagkatulog. Ang pag-iisip mo tungkol sa pagtulog ay maaaring maapektuhan ng iyong sleeping pattern. Ang pag-akala tungkol sa hindi sapat pagtulog ay karaniwan yan na nagkakaroon ka ng insomnia. Kaya po, sabi sa pag-aaral, pinakikita ang ating isipan ay mas malakas sa anumang klase ng gamot. Kaya kailangan sabing ganon, iwasan mo yung pag-inom ng mga sleeping drugs o sleeping tablet. Ang gawin mo lang yung mga tips na sinabi ko nang nauna sa inyo, gawin mo yan para makatulog ka ng mahimbing, no? At saka, pagka nababalisa ka, na-stress ka, hindi ka makatulog, magbilang ka ng 1 to 100 para yung isip mo mawala dun sa negative, no? O kaya mag-cite ka ng mga Bible verses. O kaya mag-pray ka, kausapin mo yung Diyos, no? Sa isip mo. Ganun ang gawin mo. Paalala mo na po sa lecithin, ito isang gamot or supplement sa memory disorder tulad ng dementia and Alzheimer's disease. Ang lecithin nagpo-provide sa katawan mo ng choline, important role sa memory, para ma-activate yung sluggish mind, para improve ang memory mo, pag-provide sa katawan mo ng necessary vital neurotransmitter na acetylcholine, para ito makatulong sa pag-transmit ng nerve impulses sa maraming area ng utak. Kaya pagka kayo po ay nag-lecithin, ito po ay nag-i-improve ang memory, nagiging sharp ang ating isip. Available po ito sa atin sa Lagman Building at makakatulong po ito para wag tayong maging ulyanin, no? Alam mo yung heat therapy, yung mainit, direct heat, no? Ito'y very effective na muscle relaxant. No? Alimbawa po, yung lagi ko tinasabi na magpakainit ka ng tubig, yung towel mo, i-fold mo into half, i-roll mo, ilublob mo yung gitna sa kumukulong tubig, pigain mo siya, hilain mo sa magkabilang dulo, alisin mo yung excess na water, ibalot mo sa plastic para matagal ang init, para hindi ka mabasa, tapos ibalot mo sa another dry towel. Ilagay mo yan sa iyong tiyan, mula sa sikmura pababa sa tiyan mo. Ito ay kasi pag meron kang pain sa tiyan, meron kang colon spasm, constipated ka, o meron kang acid reflux, meron kang hindi ka matulog. Kaya pag meron kang mainit sa tiyan, yung abdominal heat na yan, nare-relax ang colon mo at nare-relax ang iyong sikmura. Yung init na yan, nagbibigay ito ng relaxation, napiprevent yung stress-related attack, at saka ito'y nakakalis ng mga pulikat, mga bowel dysfunction, kasi sansanhi po kasi hindi tayo nakakatulog yung mga bowel dysfunction. Yung acid reflux, pag nag-acidic ka, hindi ka na makatulog. Malaking tulong po yung init na ilalagay mo sa tiyan mo. After that, imassage mo ng Sanchera oil, no? Kaya nga po, inuulit ko po yung hot oil massage, magpamassage ka buong katawan
aromatherapy, yung ating lavender oil, patutulugin ka doon, ha? At saka mag-take kayo ng omega-3 fatty acid. Ang ating pong omega-3 fatty acid, ito ay fish oil for the heart. Nakakapigil ng pagbara ng maugat. May iwasan natin yung palpitation, maiwasan ng heart attack stroke dahil bababang cholesterol at triglycerides, so maiwasan ng pagkumpul-kumpul ng mga platelets para ma-prevent ang blood clot. Pinapanatili niya yung mga arteries na smooth and free from damage, na pi-prevent yung plaque na pwedeng mag-restrict at pwedeng mag-cause ng hardening of the arteries. Yan po ang nagagawa ng ating omega-3 fatty acid. Kaya omega-3 fatty acid, nare-reduce ang panib sa coronary heart disease. Ito'y natural effective treatment sa constipation. At ito pong ba itong omega-3 fatty acid, napipigilan ang pagtaas ng prostaglandin at cytokines. Itong responsible sa mga inflammation sa loob ng ating katawan para maiwasan ang pamamaga ng mga kasukasuan dahil sa taas ng uric acid mo. Maiwasan yung mga psoriasis, may eczema, rhasis, eczema due to allergy. Mag-regular intake kayo ng ating omega-3 fatty acid. Panlaban din yan sa mental disorder and depression and anxiety. Mabibili yan sa Lagman Building, kanto ng Blumentritt at Rizal Avenue. Nasa baba tayo ng Blumentritt LRT Station. May 7-Eleven sa baba. Bumili po kay Kemos, yung security guard natin. Nandyan siya sa Sunday to Friday, 8 to 4 po ng hapon. O kaya, pa-deliver na lang tayo sa LBC. Sabihin nyo yung mga items na gusto nyo, pati pangalan at address at phone number ninyo. At ganun din po, may shipping fee po tayo, no? Ngayon, ay dadako tayo sa Food for Thoughts. Pero bago yun, paalala po sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Palagi nyo po akong suportahan sa pamagitan ng pag-click ng follow, like and share para lumaganap ang programang Patnubay sa Lusugan. Ganon din po sa aking YouTube channel, hanapin nyo Rose Alfonso. I-click nyo yung subscribe pati yung bell of notification, mapagbigay alam kayo sa aking bagong video. Ngayon po sa ating Food for Thoughts, ano po ba ang sinasabi ng Bible tungkol sa concern ng Diyos sa tao? Alam mo yung anxiety or pagkabalisa, anxiety and fear, ito po yung dalawang enemy ng tao. Ito po ang nakapagpapahina ng ating lakas. Yung anxiety at fear, ito nakakapag-alis ng pag-asa sa buhay natin. Sabi po ng Bible, 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Dumating sa iyong pagsubok, hindi ka nag-iisa. Marami tayo, hindi lang tayo ang nakaranas ng pandemic, buong mundo yan. Tapat ang Diyos, hindi niya papahintulutan na tayo subukin na hindi natin kaya. Kaya binibigyan tayo ng Diyos ng lakas sa panahon ng mga pagsubok. Kaya sabi po, alalahanin ninyo, sabi sa Genesis 28 verse 15, alalahanin mo, sabi ng Panginoon, kasama mo ko, ililigtas kita, saan ka man pumaroon. Kaya sabi po sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot pagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos mo. Palalakasin kita, aking tutulungan ka, aalalayan kita ng aking kanang kamay ng aking katwiran. Yan po ang mga promises niya. Kaya sa panahon ng mga anxiety, fear, resentment, panghawakan mo ang salita ng Diyos. Kaya sabi sa Psalms 46, 1-3, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, kanyang saklolo kung may kaguluhan. Kaya sabi, kung may kaguluhan ang ating buhay, mayroon handang saklolo, ang lakas ng Diyos, siyang ating kanlungan, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Diba sabi ni Haring David? Kaya sa Philippians chapter 4 verses 6-7, huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang iyong mga kahilingan sa Diyos na may pagpapasalamat sa pamamagitan ng panalangin na may kahilingan. Ang kapayapaan mula sa Diyos, ang darating sa inyo, maiingatan yung puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Di ba magagandang pangako yan?
panghawakan po natin. Magandang gabi po. Biyaya at kapayapaan naway sa ating sumagana at ang masaganang awa at habag ng ating Panginoong Hesukristo. And God bless us all.